Hello guys! Hello guys! Gusto kong i-share sa inyo guys yung Sahaya. 2 weeks na lang guys, matatapos na yung Sahaya. So, gumaganda na yung storya guys ngayon. Yung past na nangyari na matay si Harold, yung ama ni Sahaya guys. Dahil nga, hinahabol sila ni Irene at saka nung naabutan sila doon sa isang hotel guys, binaril si Harold ni Sarida kasi siya yung nakakita. Tapos namatay si Harold. Ayun, yun ang pinakamasaklap guys. Hindi nanagot si Sarida kasi naghugas kamay siya yung pinagbibintangan nila ay sina Sahaya at Manisan. So, ganon. Tapos, guys, yung si Harold, mainiwan naman na kay Sahaya sa kanyang anak. At mas malaki pa kaysa kay Lindsay, doon sa anak ni Irene. Kaya, nagkakalanggaiti si Irene sa galit na bakit hindi man lang pinantay yung iniwang mana, mas malaki pa kay Sahaya kaysa kay Lindsay. At saka kahit na para sa kanila guys, kakarampot lang yung naiwan na mana kay Sahaya. Kasi nga, mayaman sila guys, diba? Hindi pa rin papayag si Irene na mapunta kay Sahaya yung iniwang mana ni Harold para sa kanyang anak. Kasi ayaw niya na guminhawa yung buhay ng mag-ina. Kaya guys, gagawa ng paraan si Irene na para mawala ng mana si Sahaya. Siguro guys, yung gagawin nila, ipagmukha nila na hindi tunay na anak ni Harold si Sahaya para mawala ng mana. Tapos guys, ito. Yung pinakamaganda guys, kinarma na si Hobart ng mga kampung ni Sahaya. Kasi nga, yung sa mga pinagagawa ni Hobart, yung pinalaya sila sa tribo, at tapos yung ginawa nila sa buhay nila. Ayun guys, nabusong na si Hobart sa kanyang pinagagawa. Sa ngayon, mayroong tumubo sa kanyang katawan na yung mga makati siya guys na malalaki na mapula. Nung una akala niya racist lang yun. Tapos hanggang dumami ng dumami. At saka guys, yung ina ng dagat, yung laging tumutulong sa kinasaya, yung ninuno nila, nagpapakita kay Hobart sa kanya lang nagpapakita. Kaya yun, si Sarida, kasi guys, isa rin siyang yung tulad kinasaya, ano nga guys, nakalimutan ko, sorry. Ayan guys, yung sabi ni Sarida, nabusong siya ng mga ninuno nila dahil daw sa pinagagawa nila. Tapos, yung pinayuhan ni Sarida, si Hobart na pumunta doon sa kampung nila at saka humingi ng tawad. Ayun, tapos parang ayaw ni Hobart guys kasi ayaw niyang ibaba yung sarili niya para sa mga badyaw na ganun. And guys, makikita natin bukas or mamaya pala kung ano yung mangyayari. Kasi nagkaka gulo-gulo na yung ano guys kasi malapit na ngang matapos. 2 weeks na lang guys, matatapos na siya. Maganda yung story guys na madali lang yung ano nila tsaka mabilis lang natapos. Parang hindi siya tao dito, hindi ka nainip sa bawat storya na wala nang direct to the point na siya guys, matatapos na agad. Tapos gumaganda na yung story. Ayan guys, abangan natin mamaya. Ayan na muna guys yung aking ipamahagi sa inyo. Hindi na muna ako guys naglagay ng mga picture kasi guys, baka yan ang dahilan kung bakit hindi pa na-approve yung channel ko dahil nga parang copyright yun, di ba guys?
Ayan. Ayan guys, salamat sa panonood. Hanggang sa muli.